Kumusta mga kamukid? Welcome back dito sa Dagri Lenial. Ako pa rin si Raven Costales. And sa video na to, andito ako ngayon sa Farmshare Prime sa Barangay Duhat, Cavinti, Laguna. And ang Farmshare Prime ay sikat po sa kanilang mga dairy cow production. And yan ay ipapakita natin sa inyo mamaya. Ikutin natin to, tapos kausapin natin yung farm manager dito sa Farmshare Prime. And didiscuss niya sa atin kung paano sila mag-produce or gumawa ng sarili nilang mga dairy products na dito sa Farmshare Prime. And abangan niyo po yan, samahan niyo ako, and let's go! Amo niya guys, oh. Magkakulay kami. What's your name? Mo. Sabi ni Sir Paul kanina, pagkakulay brown daw. May lahing pagkaano, jersey daw yung tawag niya. Amo niyo. Yung isa maate ayun, oh. Ayun pahawak. Nalapitan ko yung kanina eh. Ito hindi nabangon. Hello mga kabukid! Ako po si John Paul Del Rosario, ng isa sa mga co-owner ng Farmshare Prime. Pali ako po yung in-charge sa farm operations dito sa Farmshare. Ano po? Welcome po! Okay, Sir Paul. Magandang araw po. And paki-discuss po yung ating mga alagang baka. Ayan, dito po sa inyong farm. Ito po yung ating dairy feedlot. Okay. Meron po tayo dito mga cattle. Ang usual breed po namin, by the way, ang cattle po natin ay galing sa National Dairy Authority. Ano po? Apo. Sila po yung may project nito under the Palit Baka Scheme. Mm-hmm. Means, papahiraming ka ng baka ng National Dairy Authority, and within 4 years, mm-hmm, dapat may balik mo sa kanila. Apo. With the same quality at saka status ng baka. Ano po? Mm-hmm. So ngayon, ang lahi po ng mga baka na dairy namin ay Holstein, sila po yung may mga bate. Apo. At saka Jersey naman po yung brown na medyo maliliit. Ano po? Mm-hmm. So ito po ay galing na sa NDA, meaning ito yung mga paanak po ng mga nauna nilang pinahiram na baka. Mm-hmm. Okay? Mga ito po yung Holstein, ano? Ito po yung Holstein, usually yung medyo malalaki sila. Uh-huh. At saka may batek na, mm-hmm, ano, white. Yung kulay brown po, katulad nun. Kulay brown po, yan yung mga jersey. Pero may lahi na rin po silang Holstein. Yun. And then, ano po yung isa? Yung tunog pong Indian? As per NDA po, yung ibang brown ay may lahi namang sahiwal. 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 Ayan. So ito po yung pinakabahay ng mga baka nila, ano? Ayan. And then cut and carry. Ano pong kinakain nila ngayon, Sir Paul? Ayan. Aside po sa mga damo, like forage, nagbibigay po kami ng mga supplement. Katulad, mm-hmm, po nito, soya pulp. Sila po yung pinagpigaan ng soya from mga manufacturing natin like Nestle. Mm-hmm. Ayan. Aside from that, meron din pong ano, mga pinagpigaan ng beer, which is spent grain. Mm-hmm. Inibigay na rin po namin sa kanila as supplement and para sa source ng protein nila. Mm-hmm. Po. And then mga anong buwan po mag-uumpisa pwedeng, or age ng baka bago sila pwedeng gatasan? Or pabuntisan? Ang pagbubuntis po ng baka, dapat ano siya, umabot man lang siya ng 18 months to 2 years old bago manganak. Apo. And then after po manganak, doon pa lang sila magpo-produce ng gatas. Mm-hmm. Sir Paul, tanong naman po natin eh, ano po yung magandang feeds na para makapag-induce or makapag paganda pagparami ng gatas ng mga dairy cows? Ayun, aside po sa mga supplement, which is ito nga po yung soya pulp. Na isa sa mga magandang source ng pampagatas. Mm-hmm. Tapakainin kami ng copra meal. Yan. Darak.
molasses, at saka yung mga salt para salt. Sa minerals nila, para kumpleto yung pagkain nila. Yun. Ayun po. Pero mostly, ang nagpapalakas ng gatas nila is mga high protein at saka high energy foods like silage, soya meal. Soya meal. Ayun po, yun ang pampalakas ng gatas. Okay, kasama natin si Ate Janet. Ayan, Ate Janet, hello. Hi. Hello po. Ayan, papakita niya sa atin kung paano po maggatas sa baka. Ayan. Sige po, Ate Janet, pakikwento. Ano ang unang dapat gawin at ano yung mga gagamitin sa paggagatas ng baka? So, good morning po. Yung una po natin gagawin, hugasan po natin yung teats ng baka para po maiwasan natin ang contamination. Okay. Then, ang gagamitin po natin, tubig na malinis. Okay. Then, iodine, then iodine. Stainless po din, towel. Para saan po yung iodine, Ate Janet? Pang sanitize po sa kanilang teeth. Okay. So, ito po yung gagamitin daw natin. Yan. Yung pichel dito po, may ipon yung gatas, obviously. And yung katsa po ay? Pampunas po. Okay. Sige po. Start na po tayo. Sige po. Ayan, hugasan daw muna yung dede ng cow para yung makukuha nating gatas ay hindi makontaminate. Tama, Ate Janet? Yes po. O, yun. Pwede na mag-alaga ng baka. Yan. Then, sunod po natin ay unasan po muna natin ng towel. Okay. Nga pala, habang nililinisan ni Ate Janet yung dede ng cow, eh, kumakain yung ating inahin dito, no? Oh, teka, napansin ako. Ayan. Ang kinakain niya yung soya pulp kanina, yung diniscuss ni Sir Paul. Then, sunod po, pakatapos punasan, then isanitize po muna natin. Yun, isasaw-saw lang. Opo. Then, after po niyan, i-stripin po natin para po malaman natin kung may mastitis po yung baka. Ano po yung mastitis, Ate Janet? Yung mastitis po, yun po yung sakit ng isang ginagatasang baka. Yung po yung namumuo po yung kanyang gatas. Mm-mm. Ayun, nakita natin, apat na dede ay may lumabas na gatas. So, wala siyang mastitis. Wala naman pong namumuong gatas. Then, matapos po niyan, mag-start na po tayo mag-up. Okay. Ano magandang pwesto? Dito ako sa gilid. Para kitang kita. Ayun. Nasasaktan ba siya doon, Ate Janet? Hindi po. Ayaw po kasi nila maistorbo habang po kumakain. Ah, ganun. Selo na. Ano ba yung tamang technique sa pagpisil? Ito pong dalawa. Okay. Ito pong thumb, dito po sa may taas. Iipitin niyo po ng dalawa yung kamay. Ayun. Then ito pong tatlo, ito po yung pampisil. Ayun. Yan. Pwede ka rin subukan? Sure po. Pwede po. Teka, baka masipa ako. Hindi po. Diyan talaga sa likod yung pwesto? Apo, dito po talaga. At pag doon po kasi kayo sa may gilid, baka po masipa po kayo. Oo nga eh. Mga ilang litro makukuha natin sa isang inahin, Ate Janet? Sa kanya po ngayon, ay nakukuha po namin sa kanya is nasa 4 liters po. 4 liters? Yes po. Yung pichel natin, parang 2 liters lang natin. 2 liters lang po. Ba, matagal-tagal tayo dito. Pero pwede naman po natin siyang gamitan ng machine. Yung po yung ginagawa po namin ngayon. Ayun. Pwede kang i-try, Ate Janet. Okay lang ba? Maghuhugas ko ba ako ng kamay? Maghuhugas ko muna ng kamay. Pause muna tayo. Okay. Wait! Ito po, sir. Ito pong dalo. Ipitin niyo po dito. Ayun. Kasi yan po yun. Ayun! Kahit dyan ano. Ayun! Ayun! Ay, lumabas! Teka lang, huwag mo akong buntutan. Ayun! Okay na yun. So, ganun pala mag-gatas ng milk. Mag-gatas ng milk. Parang mali yata yun. Sa'yo na sinasabi, Janet, ah? Opo.
Ito po din po kasi yung OJT namin nung college po kami. Ayan. So kapag nangalay na si Ate Janet, gagamitin na niya yung ating milking machine. Ayan, may milking machine naman pala, guys. Ayan. So Sir Paul, paki-describe or discuss po sa amin kung paano po ginagamit itong milking machine. So, ito po yung milking machine natin. Opo. Ito po yung mga ano nila, mga inilalagay sa teats, no? So, apat, usually po talaga apat yung teats nung baka natin. So, may tigi-tigi sa silang suction, no? Opo. So, pag nalagay mo na yan at na-start mo yung machine, okay, within 5 minutes po, kaya nyo tapusin yung milking yung process. Yung process ng milking. Yun. Then, pupunta siya dito sa bucket, mm-hmm, which is nako-collect. And then, kapag na-collect natin yung milk, yun naman ang dadal natin sa processing area. Mm-hmm. Napakalaking tulong po nito kasi hindi talaga, hindi mapapagod yung ating milker. Mm-hmm. Kasi, ano siya, automatic na po. Mm-hmm. Yeah. Kumusta yun natin si Ate Janet? Ate Janet, nakadalawang litro ka na. Ayan, so medyo tedious na may pagka kamay-kamay talaga. Tsaka sayang yung, ano to, yung oras nung nag-harvest. Harvesting talaga. At saka pag within 5 to 7 minutes na ano siya, humihina na po yung milk. Pag lumapas. Ano siya, yung sa baboy, di ba? Opo. Pag nagpapainom, pagkapadede yung inahin, di ba? Nagsasound siya. Opo. May oras, parang may oras lang din po yun, di ba? Mm. So same sa ano, timing sa baka. So ayun, Ate Janet, nakakuha na tayo ng sapat na gatas. Pagkatapos pong gatasan, may iba pa po bang dapat gawin? Yung gagawin po natin at pagkatapos po natin magatas, i-dip ulit natin siya sa iodine. Okay. Para po hindi masyadong makontaminate po yung dede, then para po magsara din po yung butas ng kanilang dede. Yan, sige po. Yun, ganun lang po yun. Apo. Ayun. Hindi na pupunasan ulit? Hindi na hindi po. Na. Okay. Sige. Ayan. Thank you, Ate Janet, for ayan assisting po us. Ayan. Shoutout. Baka may gusto kong i-shoutout. Okay. Ngayon, naka-harvest na tayo ng gatas natin. Siyempre, hindi naman dito natatapos yung procedures natin. No? Ipaprocess pa natin to hanggang siya ay ma-i-battle. Okay? So, tara. Pakita natin yung process dito sa farm share, right? Okay, so andito na tayo sa processing area nila, no? Nakapag-harvest na tayo ng fresh na gatas mula sa dodo ng cow. Eh, ngayon naman ay ipaprocess na natin yung gatas para mas mamatay, no? Ate, si Ate Rosemary nga pala, hi Ate Rosemary. Ayan. Para mamatay yung mga bad bacteria doon sa gatas. Pero bago daw tayo mag-pasteurize, itetest daw muna natin. Itatest daw muna natin yung gatas kung ano siya, kung safe siyang inumin. May dalawa tayong test na gagawin. Isa yung alcohol precipitation test, then boiling test. Ayan yung boiling test. So, ipapakit sa atin ni Ate Rosemary kung paano ginagawa yan. Okay? Okay. Papakitaan tayo ni Ate Rosemary kung paano mag-alcohol test sa bagong harvest na gatas. Okay, Ate Rosemary, ano po ang unang gagawin? At ano pala muna ang kailangan gamitin? So, kailangan po natin ng raw milk. Ito po ay fresh from the cows. Then, ito po ay ethyl alcohol. So, yung ethyl alcohol is 68% po. 68%. Okay. Then, yung ratio niya po is 1:1. Okay. 1 ethyl alcohol. Then, isa pong milk. Naku, may tumapon. Hindi na yung 1:1. Joke lang. Sige. So, since sila naman pong namuo, meaning po, safe po yung raw milk. Pagka may, pag bumuo yung ano, yung gatas na nandyan, GG na. Tapon na yun, sir. Okay. Pwede pa lang pagpainom sa cow. Pwede pa lang. Okay. So, wala naman. So, safe siya sa tao, Ate Rosemary. Yun ba yun? Okay. So, what's next? So, next po ay gagawin na po natin yung boiling test. Ayun naman. Ano ito?
Sir Paul, yung ano, yung alcohol test, eh, nakikita natin kung ano to, kung mabubuo or hindi yung gatas, ano? Yes, sa boiling test naman po, ano yung mini-measure natin? Ganun din po, sir. Pareha siya nung detect yung dami ng bad bacteria. I see. Okay. Sige, Ate Rosemary. Ay! Pero ang National Dairy Authority, mas nire-recommend ito. Boiling. Boiling. As ano, confirmatory. Okay. Ito kasi mas mabilis gawin. Mm. So usually, kapag nag-pend dito, ginagawa namin yan. Ayun. As confirmatory. So kailangan po talaga yung dalawang test bago i-pasteurize. Ayan. So pakukuluan natin, Ate Rosemary, yung konting fresh na milk. Kapag kumulo, ano po? Kung may namumuo rin. Kung may namumuo rin. Kapag kumulo po siya. How many minutes sa Ate Rosemary bago? Depende din po yun. Pero mostly po sa amin bago po ng 1 minute. 1 minute? Inahalo. A continuous yung mixing. Yan po lang. Nag-steam na. Ayan. Ayan na. Oo. Usok na. Wala naman pong namuo. Pag may namumuo, sir, ano ibig sabihin po nun? May curd. Nagka-curd, maraming yung bakterya niya. Ayun. So, not fit for consumption ng tao. Okay. Kaya rin po yung mga dairy farm, yung pinagbabawalan na magbenta ng raw milk. Mm. Kasi may ibang tao na umiinom ng raw. Mm. Eh, hazard po yun sa health nila kasi hindi natin alam yung anong bakterya meron. Ayun. So, the best, bago yung consume ng milk is dumaan po siya ng pasteurization. Ayun. Para mamatay yung mga bad bacteria. So make sure, no? Make sure po na mapukuluan, mapasteurize ang gatas bago po inumin. Okay, so no, base po sa ating boiling test, eh, negative. I mean, negative siya sa mga bad bacteria. Pasado siya, pwede na siyang ituloy sa pasteurization. Tama po? Yun, pwede na ako mag-process ng gatas. So nakita na naman natin, Ate Rosemary, na safe or malinis, walang bad bacteria yung ating hinarvest na gatas. What's next? So kailangan na po natin i-pasteurize po yung kung marami na gagawin po. Okay. So basically, pagka sinabi kong pasteurization, eh, pakukuluan lang. Tama po ba yun? Pasteurization po ay heating po ng milk with a certain temperature and a certain time po. Okay. 72 degrees po yung required po sa pasteurization for 20 seconds. 20 seconds? Ang bilis lang po pala, ano? Or 85 degrees Celsius for 5 minutes po. Ayun. 5 seconds. Kailangan continuous yung mixing, Ate Rosemary. Yes po, para po hindi matutong. Matutong? Opo. Sa one direction lang po yung pag-steer. What's next? So, ano po, papalamigin po muna natin ito. Okay. Before po natin i-cafe. Ilagay sa bato. Okay. Sige. Papalamigin daw muna natin. Hintay ulit tayo. Ito na daw po yung ating tinatawag na rapid cooling. Pagka tapos ng pasteurization, ilagay siya sa water bath. Usually may ice. Mm. Opo. Pagkatapos po natin ng pasteurization, dapat ano siya, ASAP ma-undergo niya yung abrupt cooling. Mm. Ang purpose po ng abrupt cooling is ibaba natin ang temperature to at least 15 degrees bago yung bottle. Yun. Ano pong, pag lumabas po sa specifications na yun, sir, ano pong masamang mangyayari? Possible po na ano, kasi pag sobrang init pa, mag-i-steam siya dito sa bottle. And then, pwede rin mag-cross ng ano, early spoilage. Ayun. Tsaka po yung ano, yung abrupt cooling, pinaprevent niya yung pag
pag-regrow ng bacteria. Mm-hmm. Kasi, for example, may ano siya, may natira pa, let's say may konti pa natirang bacteria dun sa upon after pasteurization. Mm-hmm. Kapag ang temperature niya ay nasa ganung level, nasa 30 degrees, mm-hmm. ang ano yan, dadami ulit. Ang okay. Tendency is dumami ulit. So, yung abrupt cooling is para maibuti mo na siya at ma-chill agad. Ayun. So, para tulog na yung bacteria. Mm-hmm. Wala na. Ayun. So, halo-halo pa rin natin, Rosemary, kapag during rapid cooling. Paano natin malalaman kung okay na yung pinapalamig nating gatas? I-check din po sa thermometer. Thermometer. Okay, so hindi na po mainit yung ating gatas na pinasteurize. Ngayon po ay ilalagay na natin siya sa mga bote, packaging bottles niya. Tapos, label. Yan, may sarili silang sticker. And then, wala na. Okay na. Lalagay na sa mga chillers for, ano na, for shipping na yun. Ta-da! Meron na tayo milk. Tambay with the cows. Nabising-busy. Ano oras niyan? Alas 11. Lunch. Lunch na nila to. Pero pagdating ko dito, kanina, kumakain na sila eh. Ngayon, kumakain pa rin sila. Big, big cows. Galing sa dodo ng cow. And for this morning, ayan, kasama rin po natin isa pa nating may-ari netong Farmshare Prime, si Sir Bert. Sir Bert, paki-introduce po ang inyong sarili. Hello mga kabukid, ako si Augusto Tengonsiang, or you can call me Bart, aking nickname. Ayan. And Sir Bert, maraming salamat po sa pag-entertain sa atin and ma-feature po itong inyo pong farm. Pakikwento naman po yung konting history or background netong Farmshare Prime. Yes, ang Farmshare Prime is under Farmshare Corporation. Kami ay binubuo ng mga kaklasiko at mga barkada ko, no? Kasi kami rin naman mismo hindi na naman may sapat na kapital para magtayo ng ganitong farm. Pero sa pagbubuo namin, kaya tinawag namin Farmshare, ay binuo namin ng mga kapital namin, pinagsama-sama namin at nagtatag kami ng isang corporation na agricultural company. So ito ay natatag noong 2017. Nagsimula kami as isang goat farm. Nag-start kami sa isang goat farm, and then later on, nag-diversify kami, nag-integrated. So nagdagdag kami ng mga bagong livestock. Meron na kaming rabbit, meron na rin kaming mga dairy cattle na kung saan nakakapag-produce tayo ng mga fresh milk. At also, isa ring business enterprise namin is yung farm tourism. Kasi may malaki rin ang potential ng farm tourism. Ito ay serbisyong parang napapanahon ngayong pandemic kasi syempre ang mga tao naghahanap siya ng mga fresh air, mga fresh food at healthy options. Ganun. Tama po yun. And ano po yung mga primary products po na pinoproduce dito sa Farmshare Prime? Dahil nga meron kaming dairy processing na ka-partner namin ang National Dairy Authority, so nag-provide sila ng baka sa amin at kapalit nito, yung mga gatas na nakukuha namin sa baka ay aming naibebenta. So, hindi namin siya na binibenta na raw milk lang dahil sa tingin namin, mas kikita kami kung ito ay ipaprocess namin. So, nag-produce kami at nagtimpla kami ng mga flavored milk, fresh milk, at saka mga kesong puti at iba pang dairy products para kahit pa paano ay mas tumaas pa ng konti ang aming kikitain.
thank you po Sir Bart for letting us see your products and yung mga procedures po ninyo. Ngayon kung meron po kayong mga gusto pong i-promote, mga Facebook pages, mga contact numbers, paki-share niyo po sa amin. Yes sir, mga kabukid, marami kaming Facebook page. Actually, ang pinaka-main namin is FarmShare Prime. So ito nandito yung agricultural related na mga inquiries natin kung may kailangan kayo mga kambing, baka, rabbit, so pwede rito. Pero sa aming dairy processing, meron kaming Cavinti Creamery. So pinapromote din namin ang Cavinti para makilala ng ibang bayan. So sa Cavinti ay marami tayong makikita mga eco nature parks at mga natural parks na pwede natin bisitahin. So pwede rin kayong bumisita sa FarmShare Agri Park na Facebook page. Narito naman ang tourism, farm tourism related natin na mga posts, ang mga services na ipoprovide natin. Pwede kayong mag-stay, farm stay dito sa farm. Makita nyo yung kagandahan ng ating lugar at ma-appreciate natin kung paano ba natin napoproduce yung pagkain. So makita nyo yung daily operation ng farm. At syempre yung ating dairy products available upon order. Pwede kayong mag-message sa aming Facebook page, Cavinti Creamery, at aming iluluto yung in-order nyong gatas, fresh na fresh, para at least matikman natin ang tunay na lasa na gatas na hindi powder. Okay. Thank you po, Sir Bart. And kita-kita po ulit tayo kung gusto nyo pong bumisita sa dito sa FarmShare Prime. Ayun, nasa background din Sir Bart. Ayun, Sir Bart, pakituro mo na nga lang. Ito po ang aming field. Ayan. So ayun mga kabukid, sana marami kayo natutunan sa pagbabaka sa dairy goats dito sa FarmShare Prime. Ayan, sa Cavinti, Laguna. Kung meron kayong iba pang mga question patungkol sa dairy cow production, ililink ko sa description ng video to yung mga Facebook pages nila Sir Bart, tsaka dito sa FarmShare Prime para directly no pwede kayong makapagtanong sa kanila. Ayan, so, kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat and keep farming.